Ano yung natatandaan mong nakakahiyang kaganapan nung nabubuhay pa si Mamang? Para sa akin, oh no! Yun yung elementary ako, grade 1, na hindi ko makakalimutan. Nung nagre-recite kami ng mama ko na siya kasi yung teacher ng grade 1, nagre-recite kami na ano yung mga gulay na nag-i-start ng letter U. At may mga classmate ako nagsabi ng upo. Ngayon, mga gulay na nag-i-start ng letter U. Tapos, bigla akong nag-recite. Nag-raise hand. Sabi mama ko, sige. Upo, sabi ko. Meron na. Wala na akong maisip. Ugot ng kalabasa. Pagod na si itaw. Hindi pwede yun. Sabi naman. Oh. Okay. Sabi ko. Hello mga ka-Epa. Good morning. This is my girl. This day ay isa-celebrate namin ang 9th anniversary, death anniversary ni Mama Bulita. So guys, mga ka-epa, samahan niyo kami sa simpleng celebration na aming gaganapin ngayong araw na ito. So katatapos ko lang magluto ng creamy spaghetti and creamy carbonara. So mga ka-epa, tara na! So yan na guys, ang favorite creamy carbonara na laging in-order sa akin, best order sa aming food house, creamy carbonara, and syempre ang aking creamy spaghetti. So yan guys, yan ang aking niluto for the celebration of 9th death anniversary ni Mamang Lira. Diba, sinaselebrate natin ang 9th anniversary, death anniversary ni Mamang Vita. So, ano yung mga moment na hindi mo makakalimutan nung nabubuhay pa siya? For me is yung mga pag-attend niya sa lahat ng achievements na na-achieve ko. Like, ano, yung pinaka-last na pag-attend niya is yung nag-graduate ako na grade 6. Then, yung pag, ano, tsaka din yung mga moment na kasama namin siya sa farm. Pag pupunta kami, nilay namin siya inuubanan. Yung ano to? Yung every strand here na color na ano uban, piso na agad yan, 0.50 na agad. Kumbaga may pa-award siya. So gusto mo may award talaga. Ganon. So dahil doon, nabibigyan din kita ng award. Ano ba? So, ano ba yung masasabi mo kay Mamang Pa? Ay, tsaka yung ano, meron siyang binigay sa akin na until now meron pa rin. Since May 12, 2012, nung naging first honor ako grade 5, binigyan niya ako ng 20 pesos, ng letter, then teddy bear. Na until now meron pa rin. Ang masabi mo sa liptin ko? Yeah! Ang masabi sa liptin ko? Liptin ko na ako lipstick. Liptin? Okay ba siya? Ako bata, tita. So dahil dyan, bibigyan kita ng free. Liptin! Okay, kamatay ka sa memory sa nung nabubuhay pa si Mama. Ano yung mga natatandaan mo na sobrang hanggang ngayon i-chine-cherish mo pa? Actually, tita, hindi ko gaano ka-close si Mamang nung mga bata kami. Parang, tawag doon, every vacation ko lang siya nakakasama, nakaka-banding, parang ganun. Tapos yung
unforgettable na moment namin together is yung ano, sa kanya ako natuto mag-grocery, sa kanya ako natuto tawag doon, maging masipag kasi tinuruan niya ako magwalis, maglaba, ganun. Tapos parang sa kanya pa ako natuto na ano, na mas mapalapit kay God. Tapos tita ano, yung bonding din namin ni Mamang is yung ganyan sabi ni Marian kanina sa my farm, yung every punta namin doon ay hindi niya kami nahayaang maglaro-laro lang, which is kapag kakain talaga kain. Yung ayaw niya kami hinahayaan na walang karga yung tiyan, ganun. Tapos tita, si Mamang is sobrang ano niya, sobrang masipag, sobrang mahalaga sa aming mga apo niya. Yung talagang tita walang hindi tawag doon, parang walang hindi bilong, parang ganun. Lahat ay parte sa pamilya, parang ganun. Lalo na kaming mga apo niya, pero yung tita nangyari yung hindi namin inaasahan. Bago siya mawala tita, actually, sinabi niya sa akin na balik pa ako para daw tawag doon, makasama pa niya ako ng patagal. Then nalaman ko na lang na na-hospital siya, ganito ganyan, tapos kinabukasan. Wala na siya. Parang dito ang bilis lang ng transition, yung parang kailan lang nung kasama ko siya, tapos ngayon wala na. Yun po, yung mga moments namin mga mga. So, dahil dyan, my friend nyo kasi, ano ang sasabi mo sa LinkedIn ko? Tita, actually, tita, akala ko hindi yan LinkedIn. Kasi parang lipstick talaga siya. Actually, ito kasi yung butterfly process. Ano din, noise organic siya. At pag in-apply mo siya, hindi siya napupura basta-basta. Ang light lang pag kumain ka ng mga oily. So, yan o. Dahil siya. Dahil siya. Kita ng free lifting from Lynn and Marie. So, yung mga dalaga na pamangkin ni Lynn, binigyan ko pati si Kate, pati ikaw, pati saka si Marian. So, soon si ganda ni ano ni Benny sa dalaga na bibigyan ko rin. Thank you po, tita. Ngayon kasi sineselebrate natin ang 9th death anniversary ni Mama. Ano yung mga moments na naalala mo na sobrang chine-cherish mo hanggang ngayon? Pumunta kami ng palengke. Kahit sa gilid ng daan, inapalitan niya yung damit ko. So, sambasa ng pawis. Tapos... Ala! Sige ah! Okay, yeah! At least, ano? Tapos... Tapos. Okay lang yan. Yan yung ibibigay ko sa'yo kasi alam ka naman lip tint, diba? Ginagawa mo. So, tell me yung memories mo, yung mga alaala mo kay Mamang Lita. Laksa mo, Andy, hindi ko marinig. Pagbigay. Tapos po. Pag-ibig siya sa mga anak niya. Hindi ko makakalimutan kay Auntie Lita, kay Juan. Mabait siya. At Juan, nung nag-aaral ako, pag meron akong kailangan dun sa pag-aaral ko na ganito-ganito, nandyan siya na ibinibigay niya sa akin yung mga needs ko na kailangan ko sa mga halimbawa, yung sampon ng lesson plan, mga gano'n, saka iba pang mga reports. Tapos sabi niya sa akin, hindi ko makakalimutan yung sabi niya sa akin, na Eva, masipag kang mag-aral, sabi niya, magsipag kang mag-aral, at makakamit mo din yung tagumpay mo sa buhay, sabi niya sa akin. Sa mag-aral ka lang, kaya-kaya mo yan, sabi niya sa akin. Yun, hindi ko makakalimutan sa kanya. Kaya naman, nagsumikap ako mag-aral. Ayan. At tuwang-tuwa naman siya sa akin nung makita niya naman yung mga achievements ko. O sabi ko na nga ba sa'yo, Eva, na kayang-kaya mo. Sabi niya na yung hirap, hindi yan hadlang. Sabi niya sa akin. Kaya nagpapasalamat ako sa kanya. Dahil sabi niya sa akin na kumuha ka na lang ng kwan. Ng pagiging guro, sabi niya sa akin. Kaya naging inspirasyon ko siya. Ano yung magandang moment na naalala mo kay Mamang nung bata kayo na siyang nagtulak sa'yo para sa iyong magandang future? Hindi ko alam kung paano sasagutin yung katanungan.
Maraming mga alaala ang iniwan sa akin ng mahal kong ina. Siguro ang isa sa mga pinaka-the best na alaala na iniwan niya sa akin ay yung mamayani yung pangarap kong maging guro. Dahil hindi naman late sa ating kaalaman, naguro din ng aking ina, at yun yung sinundan kong yapak niya. At yun yung alaala iniwan niya sa akin, hindi ko makalilimutan kailanman. At syempre pa, sa paglaki ko, sa pag-aaral ko, sa lahat ng bahagi ng buhay ko ay malaki yung impluwensya niya sa akin. Kahit pa wala na siya, kahit pa hindi ko na siya nakakasama, ay malaki pa rin yung epekto na nagagawa niya sa buhay ko. Siguro ang isa sa mga pinaka natutuhan ko sa kanya ay yung laging mahalin mo yung sarili mo, yung pahalagahan mo yung sarili mo. Kasi siya yung nagsilbing lesson. Alam niya lahat kung anong tungkol sa akin, alam niya lahat ang mga desisyon ko sa buhay. At so, pinag-uusapan naman na rin natin ang alaala, di ba? Kailan man, di ba, ang alaala kasi hindi yan magbabaling, hindi yan mawawala, hindi yan mamamatay. Kung kaya't ang ina ay, sabi ko nga, kung pwede lang na ang ina ay itutulong natin ilaw na tahanan. Pero hindi literal na pag napundi na yung ilaw, kailangan mo nang palitan. Hindi ganun yung ina. Kailan man ay walang makaka-replace, no? Walang makaka-palit doon sa papel na ginampanan niya bilang ina sa aming show na natin. Shout out sa aking mahal na mother! Ano yung natatandaan mong nakakahiyang kaganapan nung nabubuhay pa si Mamang? No. Yun yung elementary ako, grade 1. Na hindi ko makakalimutan. Nung nagre-recite kami ng mama ko na siya kasi yung teacher ko ng grade 1, nagre-recite kami na ano yung mga gulay na nag-start ng letter U. At may mga classmates ko nang sabi na, Gupo! Ayun, mga gulay na nag-start ng letter U. Tapos, bigla akong nag-raise hand. Sabi ng mama ko, sige, Gupo! Kaya ko, meron na, wala na akong isip, ugot ng kalabasa. Ano yung mga alaala mo kay Mamang na nagsisilbing daan sa'yo para magsumikap para sa iyong kinabukasan? Mga alaala ko sa mama ko na lahat yata ng mga good advice, mga reminders na sinabi niya sa akin ay na ako lang na-realize na totoo pala lahat. So, mother's knows best. Yun talaga, the best ang mama. Umamang sa lahat ng mga payong binigay niya sa akin. Yun ang mga alaala hindi ko makakalimutan sa kanya. Mga advices at mga salita. Kailanman ay babawin ko na hanggang sa aking from Saudi, Brother Alfonso. Puro Junior. Akala daw niya ikaw si Benny. So ito, tatanungin kita, ano yung mga naging alaala mo kay Mamang na hanggang ngayon ay nagsisilbing inspirasyon sa'yo para mas lalong lumaban sa buhay? Marami akong alaala kay Mama. Dahil nung bata pa ako, pumapasok kami ng school. Pumapasok kami ng school, lagi niyang sinasabi na tayo.
naik-naik na ako, inaasay ko yan. Kasi, gusto niya lagi magsabay kami pumasok ng school. Kahit hindi ko natin. Kahit hindi ko nag-inter noon, inaantay ko pa rin. Kahit nalilate na ako. Okay, thank you. Ingat ka lagi dyan. Ingat ka lagi. Hi ka daw, ah. Hi. Hello. Sabi mo kay hello, mami la. Mami, ah. Ang ganda-ganda ng king-king, oh. Ang ganda-ganda. Ang may hihaas yun. Panginoon, basbasan mo ang bawat isa sa aming lahat. Ngayon, lalo na ang pagkainin, magsigit po ang lakas at talino po sa bawat isa sa aming lahat. Sa buong
Hala, kantahan niyo muna si Balong! Black, na plastic, mas matibay siya.